Ay, fantastic morning po sa lahat na nandito sa ating Zoom meeting ngayon. Siguro ano, sound check po muna tayo. Clear po ba ako? Can you type one kung clear po ang aking audio? Baka po mamaya choppy tayo. Diba? Ayan, nakikita ko may mga nagta-type one na. Ayan, ay fantastic morning po no sa lahat. Siguro, bago tayo mag-start, magpapakilala po muna ako. Sino ba itong sexing nagsasalita? Ah, di ba? Wala kang magagawa. Ako yung host ngayong gabi. Di ba? So, my name is Paula, no? And I'm a former online English teacher po, no? And an event organizer. I've been with iFern for a year na po, no? And currently on a team builder rank. Yan. And I will be your host tonight. Siguro, no, habang hinihintay natin yung iba, magro-roll call muna tayo ng mga teams. Okay? So, nandito na po ba ang Team Blaze? Team Blaze, nandyan na po ba? Ayan, nandyan na daw ang Team Blaze. How about ang winning team? Nandyan na po ba? Winning team. Ang Shelby. Ayan, i-type mo na, i-comment mo na yung team mo dyan. Okay, ang Generals, nandyan na po ba? Ang US Gen, ang Gladiators, ang Empire, nandiyan na po ba ang Empire? Empire Barako, nandiyan na po ba? Ang Naga, Team Naga, nandiyan na po ba ang Invincible? Invincible, nandiyan na po ba? Di ba parang para tayong ano, may karambola tonight. Di ba? Nandiyan na po ba ang Legions? Ang Troopers, nandiyan na po ba? Ayun, nandiyan na po ba ang Spartan Warriors? No, nandiyan na po ba ang Team Guru, ang Champions, ang Team Israel? Nandiyan na po ba ang Team Cavite, ang Alpha Warriors, ang Team MD, ang Believers? Nandiyan na po ba? Ayan, i-comment mo na. Kung wala pa yung upline mo, ang downline mo, di ba? Ang crossline mo, i-message mo na sila. Dahil mas masaya kapag, syempre, sabay-sabay tayong natututo. I can say, di ba, MTS is one of the best program na meron tayo sa Spartans. Di ba? Hindi lang tayo nai-inspire sa iba't ibang kwento ng buhay. Of course, natututo din tayo ng iba't ibang, of course, diskarte. Di ba? Kung paano natin mapapadali, di ba, ang pagtrabaho ng iFern business natin. And tonight, very lucky kasi napaunlakan tayo ng dalawa sa mga rising leaders ng Spartans. Di ba? Ang guests natin tonight, no, are both educators, no? Kumbaga, currently nagpa-practice pa rin po sila at tumatayong, di ba, pangalawang magulang sa eskwelahan. Okay, so if you are a teacher or kung meron kang prospect na teacher, tumutok ka na tonight. Di ba? And be inspired on how iFern change their lives. Diba? So siguro po, no, hindi ko na patatagalin. Let us all welcome our first guest. Okay? So siya po, no, ay nag-join last 2019. No, currently, a team builder here in iFern. Diba? Ginagawa niya po si iFern ng part-time. No, pero I can assure you, diba? Dito sa taong to, eh, maraming tayong matututunan tonight. No, so, without further ado, di ba, let us all watch our video. Ayan, let us all welcome Upline Sharon Vargas. Hi, Upline! Hi, a fantastic morning, everyone! I am Sharon Vargas. Your team builder from Shelby, iFern Norte po. Ayan. So welcome po, no, Upline, and it is a privilege, no, na makasama ka namin tonight. No, so siguro hindi ko na rin patatagalin, 'di ba? I-welcome na rin natin yung isa pa po, no, sa atin pong mga speakers tonight, no? He joined iFern last year, no, last April 2020. Currently, 'di ba? On a team builder rank na din po. 'Di ba? Ginagawa niya rin po si iFern ng part-time. Pero this one is already a top distributor here in iFern. No, so siguro, 'di ko na patatagalin. No, let us all watch this video.
Ayan, let us all welcome Upline Nads. Ayan, welcome po Upline Nads. Okay, ay fantastic morning po sa lahat. So ako nga po pala si Ronald Espina, team builder from Team Empire Baraco. Ayan. So magandang gabi po, no, sa atin pong mga speakers tonight. Ayan, siguro po, no, kamustahin ko muna kayo. Kamusta naman po ang isang teacher, ano, Upline Sharon Vargas? Nako, ayan. Ngayon kasi start na lang ano, pasukan namin. So parang nakikita ko na yung sangkatutak na stress. Bundle-bundle, win-win na stress dahil sa modules. Tama, eh, no? Kamusta naman po? Ang lakas makamiss yun ito. Pero how are you feeling tonight, Upnads? Okay naman. Yun nga. Pero last month pa kami nag-umpisa ng online class. Kumbaga, nasa adjustment pa rin. Kaya naman, busy-busy. Yan. Busy-busy, no? Anyway, no, siguro since alam naman po, no, ng lahat na you are both practicing, no, as teachers, no, siguro tanong ko na lang po, no, paano po ba kayo na-introduce sa iFern? Umpisa natin kay Upline Nads. Upnads, so, paano ka ba na-introduce sa iFern? Ayan. So yung pong aking makulit na pinsan, which is yung aming upline, pinsan ko po si grand, yung aming grand upline ng Baraco, si Upline Del. So kasi na ano po niya, eh, na balit na alam niya po na may yung pamilya namin is may lahi kami ng mga sakitin like diabetes, kaya naman una niyang naisip yung tatay ko. So yun na nga po, dahil doon sa na-introduce din siya nung yung product mismo sa pamilya namin, at nakita ko talaga yung ganda ni Ivor. Ayun. So si Upline, no, nag-start pala siya, no, sa iFern dahil nakulitan na siya. 'Di ba, sa kanyang pinsan na si Upline Del. Hello po, doktora. Ayan. How about you, Upline Sharon? How are you introduced naman po sa iFern? Okay, so medyo mahaba-habang kwento, char. Okay, so actually na-introduce ang iFern sa akin June 2019, nung pumunta sila, yung grad uplines ng Shelby, si Upshello and Upbyron, sa school namin. During that time kasi, meron kaming grad seminar na tinatawag, yung gender and development. Okay, so, during, anong nag-present sila, okay, maririnig na ni upline eh, hindi ako nakinig. Upshello, hindi ako nakinig kasi busy-busy ako, kasi ako yung isa sa ano coordinator or chairman ng seminar namin. So talagang hindi ako nakinig, wala akong naintindihan. Pero pag-uwi ko sa bahay, kwento ko sa asawa ko. Na sabi ko, may nag-present sa amin ng ano, yung iFern, parang ganun. Sabi niya, try daw namin. So, yun. Kumuha ko na ng package. Ayun. So dun pala na-introduce si ano, si upline teacher Sharon Vargas, 'di ba? Hindi ka pa nakikinig noon, pero kumuha ka ng package. 'Di ba? Eh siguro po, since nabanggit niyo naman upline, na kahit di ka nakikinig noon, eh kumuha ka pa rin ng package. Matanong ko na rin, no, how did you join ba? Did you use your credit card or cash ba? Ano ba? Paano ka nag-join? Okay, kasi during that time, standard lang ang kinuha ko. Kaya, ikinash ko na lang. Okay, kasi trial muna eh. Parang ganun. Trial package, parang ganun. So, kinash ko muna. So, cash pala. Cash basis pala si Upline. Social yung mga teachers, no? Cash payment, ganyan, di ba? Si Upline Nads, di ba? How did you join ba? Did you use ba your credit card or nag-cash ka ba? Or paano ka nag-join sa iFern?
Okay, so yung pong first account ko, which is the standard, is bigay lang ng tatay ko. Binigay po siya kasi nga nag-member yung father ko kay ano doon sa kay Abdel. Tapos noong kumikita na yung tatay ko, ang ginawa niya, ibinili niya ako ng account. So, actually hindi ko pa nga siya tinarabaho eh. Parang napilitan lang talaga ako. Tapos kinulit-kulit na ako nung pinsang ko. Sabi niya sa akin, "Oh, eto na. O umattend ka ng mga ganitong event." Tinataguan ko pa nga siya eh. Kahit nung pumunta siya sa summit, tinaguan ko pa nga yan eh. Kasi alam ko na ako, networking, negative ako dito sa networking. Kasi parang mapapakinggan mo pa lamang yung networking, parang scam na to. Pero noong nakita ko yung ano, umattend ako ng isang event, nakita ko talaga yung ganda ni ano ni iFern. Tapos tinamaan pa ako dun sa sinabi ni Sir Tom. Sinabi ni Sir Tom kasi noon, parang anong edad mo na? Ang tanong, meron ka bang 1,000,000? Parang ganun, o isang 100,000 na pera na hawak mo? Nag-isip ako, sabi ko, oo nga, no, anong edad ko na? Pero parang wala pa atang 100,000 yung pera ko sa bangko. So noong tinamaan talaga ako dun sa sinabi ni Sir Tong, minessage ko agad si Abdel. Sabi ko, Abdel, mag-a-upgrade ako ng, ano, ng account. Ayun, so yun po. Kinash ko na siya agad. Kinash ko na. Ayan, iba talaga yung mga teachers, no? Talagang, wala eh, kinash ko. Diba? Nag-join, kinash. Pero sabay-sabay po tayo. Diba? Isang malaking sana all. Diba? Isang malaking sana all. No? Katulad ni UpNads, diba? Na talagang, at least, no, yung account niya, eh, natulungan siya din ng father niya. No, na kinuha din, just imagine that, kinuha din, 'di ba, sa earning dito sa iFern. 'Di ba? Isang yes malaking sana all. 'Di ba? Kasi ako po, when I joined, no, siguro share ko na din. When I joined iFern, wala din po akong work noon, wala akong work, no. Wala din po akong ibang pinagkakitaan back then. Hindi na po ako nagtuturo noon eh. So, ako po when I joined, nakikaskas lang din po ako sa friend ko, 'di ba? Lakas ng loob at kapal ng mukha lang po ang puhunan ko. Diba? Wala po akong ilalabas kasing pangpuhunan, no? So, kinapalan ko po yung mukha ko, no? Nakikerd po ako sa friend ko para lang po maka-join dito sa iFern, no? So, kung meron po dito na hindi pa member at meron ka namang credit card, ayan, pwede po natin gamitin, diba? Yung atin pong credit card, no? Para umpisahan yung iFern business natin. Okay? So siguro, tanong ko na din upline, no? Since, syempre, sobrang layo, di ba? Nagtuturo ka, teacher ka. Pero ngayon, nag-iFern ka na. How do you feel that you are doing a non-traditional business? Di ba? Especially, di ba, networking pa. Sobrang ano, sobrang hindi siya yung normal na negosyo. Di ba? Sino po ba? Ako po ba? UpNads. Yes, UpNads. Okay. So, kung mas okay pa po sa okay, dahil wala kang boss. Ano po? Tapos wala mag-uutos sa mga gagawin at hindi ka bumabayad ng mga tauhan para kumita. So, walang binabayaran na pwesto. Kaya naman, sure na sure yung kitaan talaga kay iFern. So, ayun po. Kumbaga, sabi nga nung kada-attend ako ng ano, kikita ka talaga dito basta trabahuhin mo lang. So yun yung talagang isa din sa nagpush sa akin kung bakit talaga ako nag-join kay ano kay iFriends. Yun. Ayun. So tama eh no. Talagang kapag ginawa mo si iFern no na non-traditional business makita mo talaga yung difference din, 'di ba? Especially if you are into traditional business, no? Nandiyan lagi yung OPEX, 'di ba? Ang operational expenses na pumapatay, 'di ba, sa negosyo mo. We're in iFern, 'di ba? Wala tayong OPEX na kailangang isipin, 'di ba? Whether lockdown man 'yan, 'di ba, or yung dating normal, 'di ba? Wala kang operational expense. Tama din. How about you upline Sharon Vargas? Yeah. How do you feel? Nasa iFern ako. Sa totoo lang, ang sarap mag-iFern. Ang sarap mag-iFern, masayang mag-iFern. Kasi dati,
pag nasa school ka, 'di ba? Nasa four, nasa loob ka ng room, four with four corners, doon lang yung buhay mo. Pero doing iFern, ano, nagkaroon ako ng nadagdagan yung social life ko kasi kumakausap ako ng maraming tao. Tapos isa pa na maganda kay iFern, talagang nakatulong siya sa finances namin, 'di ba? Dahil sa income, hindi kagaya ng sa profession ko, teaching, mag-aantay pa ako ng, actually, isang beses lang kaming sumasahod, mga 20, 21, mga ganun, sumasahod kami. Pero dito, kay iPhone, hindi mo na aantayin kasi yung sahod eh, para magkaroon ka ng income. Diba? Tama. Actually, sa iPhone, every Friday, diba? Is check a day. And also, since we are part of iFern, di ba? If you are also into retailing, di ba? Kahit everyday, di ba? Meron, no? At meron po tayong pwedeng kitain. So, sa iFern, it's not just every Friday. It's everyday payday, sabi nga ni Apnini. Yes. Di ba? Hindi mo kailangang maghintay ng sweldo. Di ba? Sino ba namang ayaw ng ganyang negosyo? Di ba? So, siguro, di ba, as teachers, curious lang po ako, uplines, no? Curious lang ako. Habang ginagawa mo si iFern, no, what are the three valuable things, no, na natutunan mo, no, dito po sa iFern na as teachers, eh, hindi naman natin natuturo, di ba, sa mga estudyante natin. What are the things that you have learned here na hindi natin natutunan way back, no, nung nag-aaral pa tayo, na hindi natin maituro ngayon sa mga estudyante natin? Siguro umpisan ko kay Sharon Vargas. Okay. So actually, ang daming lessons na ako na-experience ko doing iFern. Kasi sa iFern, di ba nga, pabilisan, tama? Palakasan. Dito papasok yung natutunan ko, yung nabasa ko sa book, which is The Survival of the Fittest, sabi nila. Di ba parang sa jungle, kung sino yung malakas, kung sino yung matapang, siya yung nagwawagi, tama? Or nananalo, di ba? So just like here in iFern, kung sino yung magaling, yung sino yung masipag, sila yung talagang aangat or kikita ng mas malaki kay iFern. Tapos, dyan na rin papasok, syempre, dalagyan mo ng abilidad, ng diskarte para mas ma-hit mo yung goals mo dito kay iFern. So yun po yung mga natutunan po. Tapos dito kasi talagang tratrabahuin mo si iFern para kumita ka. Hindi ka gaya ng ano yung, di ba pag sa school kasi more on theories lang tayo, tama? Dito kasi application na po sa totoong buhay. Ganon. Tama. So, yun po. So tama yun, no? Actually, gusto ko yung sagot ni Ap Sharon. Totoo eh, sa school, we are basing things on theories. Diba? We're basing what we are teaching on what's on the book. While here, in this business, diba, we are teaching, of course, our downlines din, diba? Based on experience. Diba? And also, kumbaga, that is something na, diba, sometimes kasi it's hard to teach then something that you haven't experienced eh. Diba? So here in iFern, habang natututo ka, yung naituturo mo, na-experience mo din. So thank you po, no, Ap Sharon, no, sa ilan sa mga lessons, diba, na meron or natutunan mo dito sa iFern, no? How about you, Upline Lads? Yan. Can you share at least three? No, three lessons. Okay, so parang parehas na parehas kami ng sagot ni ano ni Ap Sharon, ano, pero yung sagot ni Ap Sharon medyo dudok ko na lang din po, ano po. So yung ano yung pinakamahal talaga sa akin, yes, uptime lang. Sa totoo lamang po, napalaking bagay yung yes upline na. Kasi nag-yes tayo sa boss natin, di po ba? Yung pag syempre mga empleyado tayo, ano. Pero dito, so yung doon ko na ano na mahalaga talaga yung ano, yung yes upline. Bakit? Syempre,
alam ng mga uplines natin kung ano yung ano yung kung saan tayo dadalhin. Ano po? And yun yung natutunan ko din na ginagawa ko na rin sa mga downline ko. So, pinahalagahan ko yung mga downline ko. So, syempre, yung matulungan din yung mga downline mo. Ano, yung lagi mong i-message, kukumusahin mo, na ibang-iba dun sa ginagawa ko sa school na ang kinukumusta ko yung mga estudyante ko na o kumusta yung mga assignments nyo, kumusta yung mga activity na pinagagawa ko. Pero ngayon, yung kukumustahin mo yung downline mo na may kakausapin na ba tayo? So, kailan tayo, kailangan palakasan na dito, pabilisan. So, yun po yung pinakamahalaga para sa akin. Ayun. Tama eh, no? Yes, upline. Diba? Yes, upline lang talaga. Diba? And here, diba, sabi nga ni Upnads, here in Ifern, diba, kinakamusta mo yung tao mo tungkol naman sa pagyaman nila. Diba? Yes. Tinatanong mo yung tao, diba, yung downline mo, kung paano mo siya matutulungan, diba, para kumita din siya ng kung ano mang kinikita mo ngayon. Diba? So, ito, kumbaga parang here in Ifern, one thing din, no, na natutunan ko is paying it forward. Diba? I always say this, no, sa kausap, diba, sa invites, no, here in Ifern, diba, yung culture natin, especially dito sa Spartans, diba, iba yung kultura dito. Diba? Para umaman ka, all you have to do is you have to pay it forward. Diba? Kung natulungan ka nung upline mo, natulungan ka nung nag-sponsor sa'yo, eh, wala kang ibang gagawin, kundi tulungan din. Diba? Yung mga downlines mo and yung mga may sponsor mo. Para at least, pare-pareho kayong kumita, diba? Lahat masaya. Yes, diba? So, yon. Yes, upline, do you wanna add something? Ah, all good. Okay. So, siguro, no, siguro magtanong na din po ako, no, sa inyo, upline. So, ano po ba yung ano, yung mga ma-advise nyo, no, sa mga members, no, especially sa new members po natin dito ngayon, no, na nag-join sa ating Zoom meeting, no, siguro depende sa paano ba nag-workout sa yung Ifern. Are you currently starting the business or doing the business with Premium Plus account? Ano ba, family package ba kayo? So, ano bang sigurong ma-advise mo, no, sa mga bagong members natin dito? No, kung paano ba magandang umpisahan yung Ifern business nila? Siguro umpisahan ko kay Upnads. Yan. So, dun po sa mga member na hindi pa naka-multiple account, eh mag-upgrade na po kayo. Bakit po? Gaya nga po ng sabi ko kanina, standard po ako nag-umpisa na bigay nung channel ko. Pero nung nakita ko talaga kung gaano kaganda yung business side ni Ifern, so right away, parang sinabi ko nga agad kay Abdel, oh sige, upgrade ako, Premium Plus. So, yung pong cash na hawak ko, is ibinigay ko talaga agad. Kasi naniniwala ako na pag gusto mong kumita at gusto mong mag-business, kailangan binibigyan niya ng, kumbaga, mamumuhunan ka talaga. Ano po? So dahil nga tinulungan din ako nung tatay ko na magkaroon ako ng sarili kong business, so ganun din yung ginawa ko sa family ko. So ngayon po, eh naka-family business na kami, yung dalawa kong pamangkin, may account na, yung kapatid ko, meron na rin. And inuutay-utay ko pa po lahat na maging ano, kumbaga lahat kami is talagang nasa business na, kumbaga family business kasi to. Yung po yung may advice ko sa inyo na kung kayo ngayon ay nag-standard pa lamang yan o premium plus nyo na yan. At para naman po dun sa mga hindi pa member, pumwesto na po kayo. Kasi malaking bagay po ang nakapwesto. Kasi darating yung araw na malaki talaga ang maitulong sa inyo ni Ifern para gumanda yung ating buhay. Yan. Yun. Thank you so much for that wonderful answer. Di ba, Upnads? Tama eh, no? He started lang daw, di ba, with a standard package. Pero, nung naintindihan niya
'di ba? Kung gaano kaganda yung pwedeng mangyari kapag minaximize niya ba yung potential ng negosyo, eh agad-agad, 'di ba? Right away, nagdagdag po siya ng kanyang accounts. Now, how about you, up Sharon? No, what can you advise ba na yung mga tao na nandito sa ating Zoom ngayon, especially dun sa mga bago, no, sa mga bago natin? Okay. Actually, parehas kami ni Aptans, naka-standard ako nag-start. So, yun yung malaking bagay na pinagsisisihan ko. Bakit ako nag-standard? Kasi, hindi, di ba nga, sabi ko kanina, hindi ako nakinig. Dahil hindi ako nakinig, hindi ko alam ang marketing plan. So, nung nakita ko yung marketing plan, nung nagkaroon kami ng RBA sa Chowking, nandoon si Apwini, siya yung nag-discuss ng marketing plan. Aba, ang ganda ng marketing plan ni Ivern. Grabe. So, hindi na ako nagdalawa or tatlong isip. Grabe, nag-upgrade ako kaagad. Kumuha ako ng dalawang premium. So, sabi ko, kung premium plus sana ang kinuha ko, di ba? Ang ganda-ganda pa ng structure ko, perfect. Tapos makikita doon sa dashboard ko, naka-premium plus. So, yun talaga yung pinagsisisihan ko. Pero, ano, ngayon, okay naman. Wala naman ng problema. So, ang may papayo ko lang, doon sa mga naka-standard, mga ganon, nako, gawin nyo ng 7 accounts. Huwag na kayong magdalawang isip or tatlong isip kagaya ko. Gawin nyo na po. Kasi ibang-iba po yung income, yung kita pag naka-multiple accounts. Tapos pag hindi nyo pa pinapamember yung mga family members, no? Nako po. I-position nyo na po sila. Para lahat kayo pumita. Lahat kayo yumaman. Hindi lang iisa yung yayaman. Kasi kung ikaw lang ang mayaman, ikaw lang uutangan, di ba? Tama. Okay, tapos, kung may mga guests po tayo dito na mga hindi pa members, naku po. Yan, huwag na rin kayong magdalawa o tatlong isip. Baka kasi ito na po yung opportunity na hinihintay ninyo, huwag nyo na pong palampasin. Diba? Kasi baka mamaya yung mga naiisip yung kausapin, ayan, kinausap na ng iba na unahan na kayo. Manghihinayang kayo, ay sana nag-join na ako, sana kinausap ko na siya. Tama. So, join na, diba? Yes. Tama, no? Ako, ano, natutuwa ako up, Charo, no? Totoo yun eh, di ba? Na kapag ka mas naintindihan mo talaga kung paano nag-work yung negosyo, dun mo ma-realize na kailangan, syempre, di ba, ano bang gusto mo? Yung times 1, times 2, times 3 na income. Di ba? Syempre, dun ka sa times 3. Di ba? Sabi nga nila, same time, same effort, same number of people. Diba? Pero, yes, sobrang laki ng diferensya ng income once na naka-multiple account ka. Diba? So, siguro po, mag-share na din ako. Total, medyo mahaba naman po yung oras natin. Tayong tatlo lang naman yun nandito. No? So, siguro share ko din po, no, yung sa akin naman. Ako po, again, sabi ko nga, diba, I joined sa iFern, nakikard lang ako. Diba? Sabi ko nga po, ang buhunan ko sa iFern ay kapal ng muka at lakas ng loob. Diba? Lakas ng loob, bakit? Wala naman ako ibabayad eh. Wala naman akong work. Wala akong other source of income. Ang alam ko lang sa nakita kong negosyo, pag sumali ako dito at ginawa ko siya ng tama, mababayaran ko kung ano man yung pinakart ko. Ang alam ko, pag nilaban ko to, pag ginawan ko ng paraan, sumali ako sa iFern, kikita ko, pwedeng mabago yung buhay. So, premium plus po, I started with premium plus account. No, di ba? Ganun po kakapal yung mukha ko. Nakikard ka na lang. Tinoto mo pa, premium plus mo pa. Di ba? So, sabi ko po kasi, sa pagkakaintindi ko, apat na tao lang, pwede kong mabawi yung pinuhunan ko. So, ginawa ko, sabi ko, sige, apat na tao lang pala eh. Di ba? Kaya ko yan, dami ko kayang friends. Ayun lang, wala lang. Lahat di sumali eh. Pero, one thing's for sure, meron at merong sasali sa'yo. Hindi man yung kaibigan mo, hindi man yung kamag-anak mo, pero meron at merong sasali sa'yo.
Diba? So, ginawa ko po, nabayaran ko naman. Diba? And doon po siya kinikita ko, inutay-utay ko din po, inunti-unti ko, no? Yung pagkuha ko ng account sa family ko. Nung una po, hindi ko naiintindihan, sabi ko, upline, bakit ko pa sila kukuha ng accounts? Eh, hindi naman nila gagawin yung I4 negative nga. O, oh, diba? Gusto mo yun, negative, pero kinuha mo ng account. Hindi ko maintindihan talaga. So, sabi ko, ba't ko ba sila kukuha ng account? Eh, ako lang naman magtatrabaho. So, pwedeng ako na lang. Sabi nung upline ko, wag. Soon, maintindihan mo kung bakit kailangan mong ipwesto yung pamilya mo. Ngayon, di mo pa naiintindihan. Pero soon, maintindihan mo. No wonder, a year later, our family income, medyo maliit lang po yung kinita namin. For 2 weeks po, kinita namin, mga nasa 66,000. Not bad. Bakit? Ako lang po yung trumabaho nun eh. Pwinesto ko lang sila. Pwinesto ko lang. Ngayon, naiintindihan ko na, na dito sa iFern, kahit ikaw lang ang trumabaho, pwedeng kumita ang buong pamilya mo. Kailangan mo lang silang ipwesto. Yes, Al. Diba? So, iyon. Relate, oh, diba? Much, relate much, sabi ni upline Michelle. Diba? O, oh, diba? Sino dito? Parehas na parehas tayo up. Diba? Sino dito yung may pamilyang negative? Diba? Type 1. No, pero nakakatuwa. Ngayon po, positive na sila. Ikaw ba naman, kumita ka, wala kang ginawa, hindi ka pa maging positive, diba? So, iyon po. Iyon po yung naging story ko naman. No, dito po sa iFern. And what I can suggest everyone, especially dun sa mga bago po, no, kung hindi ka pa po naka-premium plus, mag-premium plus ka na. I'm not telling you this naka-premium plus ako. Diba? Hindi ko to sinasabi. Bakit? Hindi ko naman alam kung kaninong team ka. Whether mag 7 accounts ka or not, wala naman akong kikitain sa'yo. Diba? Pero, itong pag-premium plus account, hindi siya para sa amin. Hindi siya para sa upline mo. Para siya sa'yo. Dahil pagka nag-join ka ng premium plus account, isang beses lang kikita si upline dyan. Maniwala ka sa akin. Pero yung long-term na times 3 na income, para sa'yo yan. Okay? So, kung ngayon, naka-standard ka pa lang, naka-premium ka pa lang, itodo mo na. Itodo mo na yung accounts mo. Mag-premium plus ka na. Para sa'yo naman to eh. Diba? Para sa income mo to. Diba? So, siguro, no? Ngayon po, i-open ko naman, diba? Yung atin pong Q&A para sa lahat po, no? Nang nandito na participants. No? Siguro po, if you have questions, no? Pwede nyo pong i-type dun sa ating chat box para maitanong natin, di ba, sa atin pong mga teachers na nandito po ngayon. Okay, ayan, si Apwini. Question po. From your own experience po, anong skill set or learning nyo being a teacher na advantage or na-apply nyo sa inyong iFern business? Okay? So, since wala pang ibang question, no, itanong ko to sa inyong dalawa. Kay upline, kay upline Sharon. No, upline Sharon, anong skill set mo ba or learnings, no, being a teacher na naging advantage mo naman, no, and na-apply mo dito sa business na. Okay, thank you for that very wonderful question. Char! Yeah. Okay, thank you, Winnie, for that question. Actually, as a teacher, advantage din talaga namin na yung mga skill set like communication skills, di ba? And of course, social skills. Kasi yung ibang tao, nagkakaroon sila ng parang stage fright, parang ganon. Or nahiya silang magsalita, public speaking, parang ganon. Pero as a teacher, kasi syempre, although ang pagkakaiba kasi, pag teacher ka, bata yung kaharap mo. So, parang hindi ka ninervyosin kasi bata nga sila. Pero dito kasi, kung minsan nakaka-encounter tayo ng mga matataas na tao, tama? Okay, pero dahil nga na-develop na po yung communication skills natin, yung public speaking skills natin, and social skills po natin, kaya-kaya, caring-carry. Ayan. Ayun, thank you po. Tama eh, no? Kapag ka-teacher ka, siyempre, ikaw ba naman teacher, kung may yaka pa sa estudyante mo? Wala silang magagawa, ikaw yung teacher.
Diba? And through that, diba, na-develop yung communication skills, no, ni Ma'am Sharon, diba, na naggamit niya sa gantong negosyo. So, dun sa mga teachers dyan, diba? Sa mga teachers dyan, mas malaki po ang advantage nyo, diba, sa ganitong negosyo. So, i-maximize natin, diba, yung atin pong, ano, communication skills. Diba? How about you, up Nads? Ano ba yung skill set or learning mo as a teacher? So, yun nga po. So, advantage talaga ng mga ano ng mga teacher yung ano, kumbaga yung pagsasalita, yung communication skills. Kasi although iba ng settings kasi yung sa school tinuturuan mo sila kung paano sila matututo. Dito is business yung itinuturo mo. Ano, so advantage talaga is yung pakikipag-usap mo ng sabihin natin gaano kahalaga ang business sa panahon ngayon. So yun po yung sabihin natin na talagang the best. Ano pa? Isa pa po ay kasi ako po ay PE instructor. So meron po din akong health subject. Kumbaga pagdating sa mga theory about system, human body system. So katapat lang niyan is yung mga ano, yung mga produkto mismo ni Ifern. Ano po ba yung ibinebenta natin? Di po ba vitamins? So bilang PE instructor, so nagtuturo ako ng kumbaga paano paalagahan yung kalusugan. So sagot niyan is vitamins. Kaninong vitamins? Syempre vitamins ni Ifern mismo. So, yun po yung advantage talaga. Tama. Ayan, tanong ko lang po, follow-up question up, Nads, no? Nakakabenta po ba kayo ng active sa mga studio? Actually, napakahirap magbenta. Kasi baka mamaya, ma-report ka ng estudyante mo, especially college to eh. Ano? So, sabihin, si sir po ay hindi nagkaklase, nagbebenta lang. Pero ganito ang ginagawa ko. So pag nagtuturo ako, syempre naka-online online class kami. So may commercial ako. Sinasabi ko lang gusto niyo bang malaman kung ano sikreto ni sir? Kung bakit pag nagtuturo si sir eh, very hyper or talaga namang napaka-energetic ano. So isisingit ko lamang po minsan, parang ganito lang. So ito lang ang sagot diyan. Commercial na po 'yon. Sabi sir, ano 'yan? Ano 'yan? Oh, active. Pangalan na pangalan pa lamang. So, alam nyo na ang ibig sabihin. Kaya ganyan ka-active si sir. Ayun. Tama. No? Kung sa TV po, may commercial na ganito, ganyan, ang akin gumaganon lang sa camera. Tama. O, yung mga teachers dyan, alam nyo na. Pero bawal po yun. Recorded ba to, teacher? Ayan, no. So as an advantage, no, kay Sir Nads or kay Upline Nads, no, since andun siya sa ano, sa yung tinuturo niya ba physical education, no, nagagamit niya yung natutunan niya, 'di ba, about sa health, no, at least singit ko lang up. Go up. May mga ano, may syempre yung iyan ko lamang din na meron tayong mga estudyante na babae, ano. So meron silang mga sabihin natin yung anong meron kayo kung yun yung nararanasan ninyo yung monthly period, di ba? So meron din minsan akong mga estudyante, sir, hindi po ako makakagawa ng activity kasi meron po akong, alam niyo na, sasabihin ko, regular ba yung iyong ano? Hindi nga po eh. Tapos biglang papasok sa akin, naku, paano ko to yan? Pamilyar ka ba sa ano, sa Perndy? Sasabihin, opo, step to me, nagtitake na po ako. Sabi ko, pero ito po, ipatapos na yung klase ko. Ano, isisingit ko lang. Sabi ko, nagtitake ka na ng Perndy, bakit mo itinigil? Eh, kasi po si mama. Sabi ko, nandiyan pa si mama mo? Eh, siya na lang yung kausap ko, kaya medyo nakasingit-singit pa ako. Sabi, opo, nandito po. Sabi ko, tawagin mo dali. Sabi ko, yung palang mother niya is barangay secretary. Sabi ko, mama, bakit yun man pinatigil yung Perndy ni, nakalimutan ko yung pangalan.
Sabi, eh, sir, eh, ano nga po, naghahanap nga po kami ng ano, ng kung saan makakabit. Eh, kasi yung pong aming kinukuhanan, laging ubos. Sabi ko, naku, iyanak po kayo, eh, may ipapakusap po ako sa inyong ano, downline ko. Para, kasi hindi po ako pwedeng basta-basta magbenta sa inyo. So, iyanak. Sige po, sir, update. I-update ko po kayo kung ano, kung kailan pwede. O di yun, nakasingit-singit kahit pa. So, malaking bagay talaga. Ayun. So, ano, in short, kumbaga parang naisingit mo siya dahil nga, ano, pati sa irregular menstruation. yung natutunan natin dito kay, ano, kay Iper, yun yung maganda talaga. Kasi nga, health yung itinuturo ko, kumbaga, ang daling magbenta. Ang daling ibenta ni ano ni Ivern, especially yung vitamins yung ating ano produkto. Ayun. Yes, tama. So, sa lahat po no, whether you're a teacher or not, 'di ba? Talagang sobrang ano, sa sobrang ganda po ng products natin, 'di ba? Kahit sinong tao eh kailangan po siyang inumin. 'Di ba? Wala nga siyang pinipiling edad eh. 'Di ba? So lahat market natin. Diba? So, yun. Thank you so much po, Up Nads. Siguro ito, tanong ko to kay, ano, kay Up Sharon. Up Sharon, paano nyo po napagsasabay yung iFern business at ang pagtuturo nyo? Ay, taga po. Ayan. Okay, hi. Nakamit pala ako. Dati po, nung wala pa pong pandemic, nasa school kami ng 7 to 5. So after school hours, 5 o'clock, nag-grind na po kami. Ayun po. Pero ngayon, baka may taga DepEd po dito na ano higher authority, ano sa totoo lang, parang naging blessing din po yung pandemic. Pero sa amin kasi yung anong tawag dito? 'Di ba naka-modular po kami. So, work from home. Nagagawa po namin si iFern kahit na school days po. Ayan lang, huwag ka lang magpi-picture tapos ipo-post mo sa social media kasi syempre doon kami mahuhuli na hindi kami nag-work from home, naga-iFern na pala. So, yun po. Ayun. So, advantage din, di ba, na kumbaga, at least ngayon, work from home na lang. Di ba? Not just for the teachers, no? This goes for everyone. Kumbaga, all things work together for good talaga. Di ba? Kumbaga, it may be pandemic, di ba? Pero, for some, di ba, naging advantage pa siya. Di ba? So, mas madali i-manage yung oras. Total, di mo na kailangan umalis ng bahay, di mo kailangan mag-overtime sa school, di ba? Kahit nasa bahay, di ba? Kahit nga po, ano eh, sabi nga ni Applied, kahit nasa bahay ka, di ba? May ongoing class ka, may nag-PM sa'yo, marereplyan mo agad. Di ba? Sige, mag-recite ka lang muna dyan, may re-replyan lang ako dito ng inquiry. Di ba? Well, eto po, for ano naman, for upline nads, no? Up nads, dumating din po ba sa time na gusto nyo na rin pong mag-give up or i-give up yung profession nyo para mag-full-time sa iFern, katulad po ni upline Christy and others? Yes po, dumating na po yung ano, yung oras talaga, yung oras talaga na parang naisip ko na ano ba to? Mas malaki pa yung kinikita ko sa iFern. Actually, hindi siya times 3. Times 4. Yung kinita ko kay iFern. Dun sa sahod ko. So, actually, noong nag-training kami kay ano, sa ating grand upline, si Apjelay, kinausap na ako ni Apjelay about dyan. Oh, yung sahod mo, times 5 na nung ano, kinita mo dito. O, hindi ka pa ba magre-resign? Sabi ko, Up, medyo mahal ako nung mga katrabaho ko, especially yung mga heads ko. Ang hirap bitawan pag yung trust is nandyan.
Kasi yung meron ako sa sports, meron ako sa academic, and before meron pa ako sa cultural. So talagang tatlo yung boss ko na yung trust is nasa akin. So sabi ko na lang, bibigyan ko to ng ano, bibigyan ko pa na ang pagtuturo ng mga isang taon pa. Pero kasi yung ano, yung pagiging teacher, nandyan lang yan eh. Hindi naman yan mawawala. Pero yung opportunity na ibibigay ni ano, ibinibigay ni Ifern, actually gustong-gusto ko na siyang i-grab. Nag-grab ko na naman po. Pero gusto ko na mag full-time talaga. Kaya lang nandun pa yung ano, nandun pa yung meron pa akong iiwanan na tiwala. Ayokong mawala yun. Yun yung mabigat para i-ano. Pero kung dadagdag ko na rin dun sa pinagsasabay, kayang-kaya pong pagsabayin yan. Ano po? So, ang tekniko dyan, pag Saturday and Sunday, dun po ako nag-grind. So, yung Monday to Friday ko is talagang sa online class. Pero dahil meron namang gabi, before mag-start ang ano, ang klase, makakapag-post pa ako. So, kayang-kaya po talagang isingit. Hindi nga kayang-kaya lang isingit eh. Kayang-kaya mo talagang gawin si Ifern. And, isabay mo yung pagiging teacher. Tama. Tama eh. So, correct po, no? Kumbaga parang sabi nga ni Apnads, no? Kaya pa naman. Diba? Kaya pa naman pagsabayin. Pero I'm very sure, Apnads, dadating dun sa point na sobrang in-demand ka na. Diba? Sa sobrang in-demand mo. Sa mga downlines mo. Diba? Eh, dadating sa point na ano, magpo-full-time at magpo-full-time din si Apnads. But for now, diba? Since kaya pa naman, diba? I-part-time. Kaya pang pagsabayin. Eh, pagsasabayin niya muna yung kanyang profession and ang Ifern. Ito po, just to share, no, hindi naman po siya teacher. I know you guys have heard of Upline Mavi De Vera. Diba? Upline Mavi De Vera is already a senior director. Ay, opo. Ayan. She's already a senior director. Diba? Currently, ginagawa niya po si Ifern din ng part-time. No? Pinagsasabay niya din po yung work niya and also si Ifern. Pero nakakatuwa, no? Sa Warriors po, she's the fastest, no, millionaires club and fastest field manager po. Diba? So, ibig sabihin, kumbaga, si Ifern, di ba? It is an opportunity na wala dapat makapag-miss. Di ba? Oh, you may love your profession, di ba? Pero si Ifern kasi can give you something, di ba? Kumbaga, hindi lang lesson eh, even income eh. Di ba? Something that could change your life. Di ba? So ngayon pa lang, while practicing, di ba? Yung pagtuturo, eh, isabay mo na si Ifern. Di ba? Umpisahan mo na siya. No, eto po, last question na siguro, no, since it's already 9 p.m. No, last question na po for the both of you, no, Appliance Nads and Sharon. No, eto, question po. Paano nyo po ma-encourage, no, ang public school teacher na mag-join sa Ifern? Kasi they keep on saying na madaming modules, madami silang ginagawa sa school, no? So paano ba tayo makakapag-close, no, ng isang public school teacher? Siguro umpisan ko kay Up Sharon. Ayun. So, actually, sa amin po, anak, may kausap ako. Actually, yung anak ko, sa amin po, sa school namin, marami po kami na Ifern members. Kasi, nung nakita nila dito sa Ifern, yung talagang opportunity, yung kasi sa mga teachers, to be honest, marami sa amin nabaon sa utang. Tama po. London dito, London doon, London Bridge. Okay? So nakita nila si Ifern as opportunity para maiwasan
ang pagpunta ng London. So sa amin, talaga, marami sa amin nag-iPhone. Kasi dito, di ba, kung ilan yung gusto mong income, magkakaroon ka, basta gagawin mo lang si iPhone. So, kakausapin lang namin yung mga teachers, ayan, nakikita nila yung resort mo. Kasi pag wala kang resort doon, mahirap eh. Mahirap mo silang mag-pay in or singilin, di ba? So nakikita nila yung resort mo, ayun, naniniwala sila sa'yo, nagjo-join po sila. Ayun. Ayun. So, tama eh, no? Kumbaga, mas mabilis silang makuha kapag nakikita nila yung result, yung resulta. 'Di ba? Totoo naman po 'yan, 'di ba? Even when it comes to friends, not just about the teachers eh. 'Di ba? Kahit po yung mga friends natin, colleagues natin, 'di ba? Kahit hindi ka sa school nag-work, 'di ba? Even yung mga family members natin, 'di ba? Mas madali po natin silang ma-close, 'di ba? At madali natin silang mapapa-join sa negosyo natin kung meron po tayong result. No, how about you, Apnads? So, paano nga po ba natin mahatak or ma-encourage yung mga public teachers natin, ano? So, sabihin na lamang po natin or pasimplihin na lamang natin na ito ay, ito yung negosyo. So, parang kung ikaw is empleyado, yung kinikita mo, regular na meron kang sasahodin ka monthly. Pero dito kay iFern, yun nga ang iba, sa katulad ko, sa mga katrabaho ko, namumroblem sa sahod nila. Kasi kulang. Kung meron kang additional source of income, wala nang problema. Kasi kahit bukod din sa sahod mo, nakulang nga, kasi may mga loan ka pa, so magkano lang yung maiuwi mo. Kung meron kang additional na source of income, sagot na ni iFern yun. Sabi nga, katulad ko po ngayon, yung aking kinikita sa pagtuturo is nakasave na. Ano yung pinanggagastos ko? Yung kinikita ko kay iFern. Kasi, yun yung aking, yung kita ko sa pagtatrabaho, savings ko na yun. May savings pa akong kinikita. Kumbaga, sabihin na natin na, pagdami ng pumapasok na income is mas maganda. So hindi po hindi sagot yung madaming module na ginagawa. Ay management lang po 'yan. Kayang-kaya niyo po 'yang pagsabayin. Ano po? So kung meron po tayo mga invite na na teachers, sabayan niyo lang din po kami. Katulad po nung narating namin ni Absharon. Kayang-kaya nyo din po. Meron nga, sabi busy, meron po tayong sundalo din dito. Hindi lamang po mga teachers. Meron po tayong mga sundalo members. Sipin nyo po, kung busy yung teachers, busy din po yung sundalo. May mga police. Madami pong profession din, kumbaga mga professional talaga dito. So, yun po. Yun na lamang po yung ibigay ninyo para ma-encourage ninyo na hindi lamang ikaw ang teacher dito kay iFern. Madami. Sobrang dami. Yan. Yan po. Thank you po, Apnads. Tama eh. Diba? Kumbaga, you just have to, to let them realize, diba, what they're missing. Diba? Para, pagka na-realize nila na, okay, si iFern pala, pwede ko pala siyang gawin ng part-time. Diba? Pwede ko siyang gawin kahit na nagtuturo ako. Diba? That's the time na marirealize nila na at least di na ako maglo-London. Maglo-London. Diba? Yung ilo-loan mo doon, diba? Kikitain na lang natin sa iFern. Diba? Tsaka pang bayad sa London. Diba? So, yun. Maraming salamat po. No, dun po siya atin pong mga participants din, no, na at least nag-ask din ng mga questions. No, dun po siya ating mga magigiting yes na teachers. Diba? So, siguro po,
no, magpapasalamat muna ako, no, at least sa ating mga speakers, kasi we know kung gaano po, 'di ba, kahektik ang schedule ng isang teacher, pero napaunlakan niyo po, 'di ba, kami tonight. At least ma-share niyo po yung inyong experience, 'di ba, sa inyong iFern journey, no? Siguro po one lesson, no, na natutunan ko tonight, no, is that you should not just limit yourself din, 'di ba, sa kung ano man yung nakikita mo sa paligid mo, 'di ba? At least kumbaga, sabi nga nila, 'di ba, you just have to take a leap of faith, 'di ba? Kung hindi mo linya si iFern, parang sila mga teachers sila, 'di ba, linyahin mo na, subukan mo lang, wala namang mawawala, matagal na tayong wala. Diba? Diba? Oh, diba? Natawa yung sila teachers. Diba? Wala namang mawawala. Diba? Isa pa. Ayun, nga, sige. Ang late-late ang sahod ng mga teachers, di po ba? Yes. Di po ba? Ang late. Maliit na pala yung sahod. Pwede hindi mo dagdagan. Di po ba? Tama. Iyon. Siguro, at least before we end the night, no? Hingi po ako ng ano, ng siguro piece of advice, 'di ba? Or something na you can leave po sa atin pong mga participants today. Up, Sharon. Apo. Okay, so ako muna. Okay, so yung ano, may share ko lang is dadaanin ko sa isa yung maikling ano lang, parang talinghaga. Talinghaga ba? Tamang dito, di ba? Okay, so for example po, okay, so this is a bottled water, tama po ba? Okay, so for example, this bottled water, is it only costs ano, 10 pesos sa supermarket. Okay, pero pagdating natin ng bar, nagiging 30 pesos na ito. Tama? Or sa hotel or restaurant, nagiging 50 pesos. Or pagdating nyo sa airport, nagiging 100 pesos po siya. Okay, the same brand po ng water. Tama po ba? So ano po ang ano? Ano pong nagbago? Nagbago lang po ng place kung nasaan po yung bottled water, kung saan siya binibenta. Ano po? Okay, so parang sa buhay po natin, pumunta tayo kung saan tayo pinahahalagaan or yung may value po tayo na mataas. Tama? Okay, so naramdaman ko yon dito sa iFern, na binibigyan ka ng pagpapahalaga, binibigyan ka ng value. So in short po, ang masasabi ko lang, surround yourself with people who really appreciate your worth. Don't settle for less. Ayun po. Tama. Tama eh, no? Ang galing naman ng teacher. Kumbaga, ano, you should know your worth. Diba? You should know your worth. Diba? You may be working sa ganito, sa ganyan, pero if you think that's not your worth, then go look for something that would equal your worth. No? So, tama po. Thank you po sa upline Sharon Vargas. No? Biniro ko lang po kayo dun sa moto, pero grabe, lesson po. Lesson naman po, diba? Yung binigay niyo po sa amin. Pabaon niyo sa amin tonight. How about you? Upline Nats. Hindi ako prepared dyan, up. Sinabi mo kanina, akala ko ano lang natin, akala ko biru-biruan lang. Pero sa akin, ay ano, teacher, change life. Ano po? Pero ngayon, change your life. Bakit? Ito na yung opportunity. Baguhin nyo, or baguhin natin yung buhay natin. Yun lang po. Siguro malaking impact na yun. Ano? Yes. Tama. Di ba? Kumbaga, sabi nga nung kay Duterte, change is coming. Di ba? Dito sa iFern, lahat ng tao, kumbaga, equal yung opportunity, equal yung pagkakataon, equal yung chance na binigay sa atin to change
our lives, 'di ba? To yes, change po. Our future. So, nandito ka na sa iFern. Tatrabahuhin mo na lang. Gagawin mo na lang siya, 'di ba? Para sa ikakabago ng buhay mo at ng mga mahal mo sa buhay. No, so thank you so much, no, Upline Nads. No, and to everyone, yes. Diba? Sa lahat po ng nandito po, no, sa ating Zoom meeting tonight, sa lahat po ng ating participants tonight. I know na marami po, no, marami po tayong natutunan, 'di ba? There are tips, 'di ba, na shinare sa atin si Up Nads and si Up Sharon, 'di ba, tonight. Eh syempre, 'di ba, baliwala po ang lahat ng 'yan, 'di ba? Kung hindi po natin siya isa sa buhay. 'Di ba? Kung meron kang narinig na bago, na sa tingin mo makakatulong sa negosyo mo, na sa tingin mo makakapagpadali ng pagtrabaho mo sa iFern business mo, gawin mo na. 'Di ba? Huwag mong hayaang isinulat mo lang 'yan sa notebook mo tapos you will not act on it. 'Di ba? Isabuhay natin siya kung ano 'yung natutunan natin ngayong gabi. Okay? So, yun lamang po. No, Spartans, maraming salamat po sa inyong time tonight. Katulad ng maraming host, 'di ba? Sinasabi ng ating mga host dito, pwede nang kumain pagkatapos nito. No, pero siguro, no, before po natin i-end, no, yung gabi, eh ano po, ayan, mag-picture po muna tayo. 'Di ba? So,